Kay Striker, magandang umaga po, lalo na sa mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay natumuli para po talakayin yung isang bagay na napansin ko diyan po sa Lazada Mall. Bakit po diyan sa Lazada Mall? E may nabibili na mga sticker na para po sa Iglesia ni Cristo. Yan po ay exclusive. Hindi po lahat dapat nakakabili niyan. Pwede po na bumili ang kahit na sino diyan sa Lazada, kahit hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nakakabili. Paano po ko ang nakabili niyan ay hindi po kaanib at ginamit sa masama at iniligay yung sticker sa sakyan? Sino po yung mapapasama? Hindi po ba ang imahe ng Iglesia ni Cristo? Hindi po ba ang Iglesia ni Cristo nagagamit sa mali at sa masama? Kaya nga po kami mayroong mga sticker na ganyan upang pagkakakilanlan sa amin. Ngayon, kung mabibili ng kahit na sino, pwedeng maglagay sa sasakyan ng kahit na sino, aba, eh wala nang pagkakakilala na kung ganun. Naghalo-halo na. Hindi ba naghalo-halo na? At napakadali po ng pag-order sa Lazada. Ikiklik mo lamang, ilagay mo sa cart mo, tapos out. Di po ba mga ka-striker at mga kapatid? Sa panig po nating mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, huwag po nating tangkilikin yung mga gumagawa at nagbebenta ng mga sticker na hindi naman po otorisado. Alam po natin kung sino yung otorisado, mga kapatid. O, kapag tinangkilik natin ang mga ganyang uri, eh para rin tayong pumayag ng ating pagkakakilanlan ay kalakalin na kung sino man. O ikaw naman na kumakalakal sa ngalan ng Iglesia ni Cristo, eh mahiya ka naman. Pag-isip ka ng pwedeng pagkakitaan na hindi po involved ang Iglesia ni Cristo. O, eh pagka ganyan ho ng ganyan, mga ka-striker, eh namimiligro po tayo na malagay sa alanganin. Kapag ang isang bihikulo na may sticker na ginamitan niyan at ginamit sa masama, eh di ba lumalabas, Iglesia ni Cristo, hindi umano yung masama. Pero hindi naman, sapagkat nabibili na pala sa Lazada yung sticker. Lagi po nating sundin yung tagubilin ng pamahala na kung saan tayo dapat bumili at makakuha ng mga personalized items na yan, collectible items na yan, dun lamang po sa otorisado, hindi po sa labas, hindi po kung kani-kanino. Mayroon po tayong pag-aawaan talaga, yan nariyan po ang unlad. Kaya mga kapatid, ingat na po natin yung ating kahalalan, ingat na po natin yung ating pagkakakilanlan. At sana po sa mga kapatid namin na naririya sa lasangat, nanguhuli, o mga highway patrol ka man, traffic enforcer ka man, sana po kapag nakikita ninyo na mayroong logo ng Iglesia ni Cristo at hindi po kapatid, sana po makikitanggan. At sa atin naman po mga kaanib, mga kapatid, na may sticker ang sasakyan at gusto nating ibenta, sa karapatan nyo yan, pa po pwede, tanggalin po natin yung mga pagkakakilala natin. O, para sa gayon, naiingatan po yung ating pagkakakilalan na tayo lamang po ang pwedeng gumamit at may karapatang gumamit. Hindi po ang kung sino na lang. Hindi po porque may pera pwedeng bumili, makakabili na lang. Hindi po porque may computer at may printer, makakapag
imprenta na lang. Hindi po ganoon, mga ka-striker. At lalong-lalo na sa mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo. Lagi po natin pahalagahan yung ating pagkakakilanlan. Ito po lamang at muli, magandang araw. Ito po si Striker Villaluna. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat ng mga kapatid.